Hilig nyo rin ba ang pagbibisikleta? Siguro naman marami sa atin noong kabataan at maging ngayon ay nahiligan ang bagay na ito. Talaga namang masaya at nakakaliw kahit na nakakapagod, diba? Marami ngayong mga parke na nag-o-offer ng bike rent services sa kadahilan ng marami din naman talaga ang nakahiligan ang gawain ito. Ang iba naman ginagawa nila itong pang-hersisyo, hindi kaya pantanggal stress, friends at for family bonding. Talaga namang nakakatawang isipin, di ba? Ang dami pala talagang binipisyo ang pagbibisikleta. Ngunit sa video ng ito, iba ang naging karanasan ng dalawang bata. Sila ay mga minor di edad na kamakailan nag-viral sa isang social media platform. Ang mga ito ay nakitang nagbibisikleta sa isang national highway sa probinsya ng Davao de Oro. Di alintana ang init at panganib na dala na mabibilis at malalaking sasakyan. Ganun pa man, sila ay nakasuot din naman ng face masks at face shields bilang proteksyon laban sa virus at alikabok. Kung bakit naroon ang mga batang ito, ang siya naging tanong ng isang mayor nang makita niya kasama ng kanyang convoy ang pagod at nakakaawang mga musmus. Agad naman nila itong hinintuan at inalam kung saan sila papunta. Bagamat may importanteng lakad noon ng mayor, ay pinili niyang alamin kung bakit naroon ang mga ito. Ang mga bata, dala-dala ang kanilang mga gamit ay magkaangkas sa isang munti at depektibong bisikleta. Napag-alaman na ang mga batang ito ay hindi naman pala talaga naglalaro sa daan, kundi naghahanap lang ng kanlungan mula sa pagmamalupit sa kanila ng kanilang mga kamag-anak. Pinili nilang suungin ang mapanganib na daan mula sa isang barangay sa Mipangi, probinsya ng Davao de Oro, papunta sa bayan ng Panabo, probinsya ng Davao del Norte, na may tinatayang layo na mahigit kumulang 60 kilometro. Hindi naman ito kalayuan, ngunit ang malaking panganib sa daan ang siyang nagudyok sa isang mayor upang sila ay tulungang makarating sa kanilang lulo. Napag-alaman din na ang mga batang ito ay inabandona na pala ng kanilang mga magulang, dahilan kung bakit pinili nilang umalis na lang sa kanilang lugar. Agad naman silang binigyan ng pagkain ng butihing mayor at biniling dalhin sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa profiling at sa maayos na pag-aalaga. Talagang napakasakit isipin ang kanilang naging karanasan. Sa tuwi na umaasa sila ng kalinga sa kanilang mga magulang at kamag-anak, ngunit totoo nga pala talaga ang kasabihan na madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Ganun ba man, di man sila nakahanap ng kalinga sa kanilang mga magulang at mga kamag-anak, salamat na lang na sa sama ng panahon ngayon ay may mga tao pa rin na may mabuting kalooban. Gustuhan mo ang video nito, don't forget to like and subscribe sa akin channel at pakipindot na rin sa notification bell para magiging updated ka sa next videos na gagawin ko. Thank you and God bless everyone.